So ayun, okay KGX, kamusta kayong lahat? Ito, karaniwan, isa sa mga ginagawa ko no, pag naghahanap ako ng mga support and resistance. Kung titingnan natin sa ginawa kong support and resistance, tingnan nyo ha, yung 60 at 62.5. Kung mapapansin nyo, bakit 60 and 62.5? Kasi tingnan nyo, rejected, rejected, rejected. Okay, and then nag-a-attempt sila. And then dito, sa 61.350, ito yung time na possible, pwede akong maglaro, pwede akong mag-trade dyan sa area na yan. Kung mapapansin nyo, talagang dinadaanan siya. So far, nire-reject siya dito sa area na to. Okay? And then, kapag kanyari wala akong makitang support and resistance, minsan sa 4 hours time frame, naghahanap ako sa ibang frame. Kunyari 12 hours, sa 2 hours minsan, pero ang kinukuha ko minsan yung 1 day. Ngayon, sa one day, nilalakyan ko yan. Iyan. Okay. So, ngayon, sa one day, kung titingnan nyo, ha, kung titingnan nyo lang, mga Lodi, no? Dito ko rin kinuha yung 60 at 59.2. Bakit dyan ko kinuha yan? Kasi kung titingnan natin, no? Itong area na to, hindi na break. At yung area na yan, dyan din nag-start bumagsak. At yung area na to, muntik na naman. Okay? So, ayan. Kinuha ko yan, yung hanggang dulo na yan, papunta dito, para magkaroon ako ng support na 59,200. Ganun din sa top nito. Yung pinaka-top naman niya, kung mapapansin nyo, dyan din nagsimula yung baba, dyan din nagsimula yung angat. Pero dito din nag-drop yung area na yan. So, pagdating dito, ganun din. Dyan siya nagsimula, nag-drop, and then rejected. So, for me, sabi ko, kung titingnan natin from malayo hanggang dun sa dulo, no? Kung saan siya nag-start, binaligan niya. So, kaya kung mapapansin nyo, itong mga inangat, yung mismong, kung saan nagsimula yung umangat, dun ako nagkaroon ng support, no? Kung saan nagsimula, yung biglang lumipad, dun ako nagkaroon ng support. Ganun din dito, mga Lodi. Pagkakuha niyan, lumipad. So, ngayon, nandito siya ulit. So, possible, no? Pangatlong beses yan, 1, 2, 3. Possible sa pang-apat na beses, no? Balik tayo sa 4 hours time frame. At kapag na-reject ay nakuha na naman itong 59,200, I think may chance makuha ulit si 56. Okay? Kapag nakuha si 56 natin, si 56,400 natin, may chance na makuha ulit sino? Si 52,72. 72.8. Okay? So, yan yung mga kinukuhanan ko ng resistance, mga Lodi. Kaya, hindi ako si Boy, abot pa ng 52K yan. Ay, abot pa ng 48 yan. Ay, abot pa ng 56 yan. Hindi ako si ganun, no? Ang ginagawa natin, gumuguhit tayo. Ano ba yung kailangan na unang marating? Bago makarating dito. Bago makarating dito. Bago makarating dito. Hindi basta, kung long term man ho talaga, pwede yun. No? Sige, 80,000, no? Sige, long na ako ngayon. Tapos highly, low margin lang ako. So, kailan, okay lang yon. Pero kapag ka, ikaw eh, nagtitrade ka based lang doon sa support and resistance mo, di ba? Ako, gumuguhit ako, mga Lodi. No? So, yun lang naman. Yun lang naman yung aking video ngayon, mga Lodi. So, nakikita nyo naman kung nasan ang support and resistance natin. Sa mga wala pang Bitget dyan, mga Lodi, no? Gamitin nyo na yung link natin sa description at sama-sama tayo mag-trade. I have 161 USDT ngayon. So, possible, subukan natin mag-trade tonight. At may pasok tayo tomorrow. Pero, Friday ngayon, tingnan natin kung ano mangyayari. Possible ba bumaba dito sa area na to? O possible ba lumipad yan papunta dito sa 62.5? Kung weekend ngayon at lumipad yan dyan, medyo duda ako sa Monday. Okay? Saludo sa lahat, AGX. Magandang gabi sa inyo lahat. Keep follow lang. Tapos like niyo yung video natin para at least, di ba? So, updated kayo dun sa mga video na nilalabas natin. Okay?